Kikita rin natin dito yung turn signal lights, left and right. Andito rin yung busina nyo or horn. Tapos, andito yung choke nya. Sa Honda brands ng Kalilangan Bukid nun, mga idol, para mag-update nitong si Honda Supremo 150. So alamin natin kung ano ang bago dito sa Honda Supremo 150 ngayong 2024. Syempre mga idol, alamin din natin kung magkano yung price nitong. So bago natin naikutan ang motor na to, alamin muna natin yung specs na. So ito ay binubuo ng 149cc displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, at syempre pagdating sa cooling system is air-cooled pa lamang ito. So meron siya 5-speed manual gear at may 11.3 na tank capacity, mga idol. So umaabot siya ng average fuel consumption around 44.6 km per liter. So hindi na masama sa isang 150cc displacement na abot ng 44.6 km per liter pagdating sa gas consumption. Kasi simula tayo dito sa gulong niya. Meron siya na 80 by 100 by 18. So tapos yung fender niya sa taas is bakal na rin. Tapos iba na yung kulay nito, is halos itim na siya, mga idol. Tapos ang combination pala ng kulay ng motor na to, itong sa Honda Supremo 150 ay combination siya ng black, white, saka kulay red. So pagdating naman dito sa suspension niya, mga idol, dito sa ano, nakabalot na siya ng rubber, tapos ginamitan ito ng telescopic fork suspension. Tapos sa taas dito sa head niya, sa ilaw niya, mga idol, is ginamitan siya ng bulb type. Signal light niya kabilaan is naka bulb type din. Tapos dito sa taas, nakalagay na dito yung pangalan ni Honda. So combination ito ng kulay na dito sa ilalim is glossy black, tapos so semi matte black sa taas niya, sa braking system niya pala sa harap. So ginamitan ito ni Honda ng mechanical trailing drum brake. Tapos ang in-upgrade dito sa Honda TMX 150 ngayong latest na to is tong hub niya, mga idol. So naka kulay black na siya. Pagdating dito, mga idol, sa makina niya, dito natin makikita ito yung cooling system niya. Is pag nakaganito yung makina ng motor, is matic yan, naka air cooled system. Tapos ang maganda rin, meron na siyang sabitan ng sidecar. So mag-produce ka lang ng bolt and nut, tapos on the go na, makasabit ka na ng sidecar mo. So ito naman yung fuel tank. So may average fuel tank ito, capacity na umabot ng 11.3 liters. Bukod sa starting system na electric start, mga idol, meron din siyang kickstart. So in case na malobat yung baterya mo, meron kang kickstart na magagamit. Tapos yung maganda dito sa makina niyo, mga idol, ito yung in-upgrade din Honda. Ito, nakakulay black na siya. Glossy yung kulay. Tapos yung ano niya, yung muffler niya or tambotso niya is naka matte black naman yung kulay. At ang ganda ng elbow niya, mga idol, kasi malalaki. Tapos hanggang sa dulo, maging sa heat guard ng muffler nito is naka matte black na rin. At ang haba ng heat guard niya, so goods ito sa angkas mo or sa mga OBR mo na hindi basta-basta mapapasok. Dating naman dito sa gilid niya, yung decals niya ganito lang siya. So matte black, tapos meron siyang red na kulay, gray, may black na, tsaka white. So makikita natin dito yung TMX na pangalan, tapos sa ibaba Supremo. So sa tangke niya naman ganun pa rin, ganun din yung ano niya, yung kulay niya. So glossy black, tapos nandito makikita natin yung Honda sa taas, tapos dito sa gilid, so nilagyan siya ng gray, red, tsaka black, tsaka white na combination. So pagdating naman dito sa likod niya, banda, mga idol, apakan ng angkas mo, andito rin. Magandang pagka-folded niya, kahit nasa high speed ka na, natakbo, hindi siya basta-basta magbabibrate. Sa suspension niya naman sa likod, mga idol, ito, ginamitan siya ng shock, mga idol. So kabilaan, isa lang. So pagdating naman dito sa gulong niya sa likod, is ginamitan siya ng size na 90 by 90 by 18. Tapos pagdating sa braking system niya sa likod, ganun din, mechanical trailing drum brake siya, mga idol. So kahit naka drum brake ito, mga idol, kung magaling mag-adjust nito, is kapit na kapit ito. Pagdating dito sa likod niya, so ito yung fender niya, nilagayan ng plaka dito. Taillight sa likod is naka bulb type siya. Signal light niya sa likod is ganun din, naka bulb type din. Tapos pagdating dito sa grabbar niya, mga idol, naka matte black siya. Kahit isang sakong bigas dito, mga idol, pwede mo ikarga dito sa grabbar na to. So kung in case na maglong ride ka, mga idol, pwede mo rin ito lagyan ng top box para paglagyan ng gamit mo. Sa kabila, dito sa chain niya, may cover na rin na plastic para hindi basta madudumihan yung chain mo. Tapos dito sa kabila, andito rin yung 4 feet ng angkas mo. Tapos yung stand niya, center stand. Side stand na ito, mga idol, is wala pang safety features katulad ng ibang motor na may side stand switch na. Tapos pagdating naman dito sa cambio niya, meron siyang 5-speed manual gear. Sa gilid niya, makikita natin yung decals ni Supremo.
TMX. So same din sa kabila, ang nakalagay yung gray, red, tapos may pahaba na white putol, tapos nandito yung TMX Supremo sa baba. So pagdating naman mga idol dito sa upuan niya, so hindi naman siya gaano magaspang, tamang-tama lang. Pagdating dito mga idol, ito ganito yung takip ng tanki niya. Pagdating naman dito sa meter funnel niya mga idol, ito makikita natin naka-analog type pa siya. Tapos makikita natin dito lahat ng indicator tulad ng fuel gauge indicator nandito. A stands for empty, tapos yung F, pole. Tapos pagdating naman dito, makikita natin yung speedometer. Andito yung odometer mga idol. Tapos pagdating naman dito sa niya, sa susuyan niya, as wala na siyang shutter. So upgrade na rin sa Honda yung pagdating dito sa susuyan niya. Pagdating naman dito sa hawakan niya mga idol, so meron na rin siyang in-bar ito. Tapos ang lambot hawakan, hindi ka basta-basta masakit sa kamay mo kapag naka-long ride ka. Tapos makikita natin dito yung high beam and low beam switch dito sa bandang kaliwa niya. Tapos makikita rin natin dito yung turn signal lights, left and right. Andito rin yung busina niya or horn. Tapos andito yung choke niya. So yung choke ginagamit lang ito kapag di under yung motor mo, lalong-lalo na sa umaga. So activate mo lang yung choke, tapos under na yung motor mo. Kung hindi na siya under mga idol, so ibig sabihin may problema na sa engine niya. Pagdating naman dito sa kanan mga idol, makikita natin dito yung electric start switch. So kahit na may electric start switch ito mga idol, hindi winala ni Honda yung kickstart niya. So pagdating naman dito mga idol sa, ano niya, sa salamin, ito maganda yung salamin niya, nababagay talaga sa kanya. Tapos kitang kita mo yung nasa likuran mo sumusunod. So ito yung SRP ni Honda Supremo ngayong February 2024 mga idol. Meron siyang SRP na 78,900, tapos may down payment siya na 8,900, tapos sa loob ng 36 months or 3 years is 3,500. So yan yung update natin dito ngayon mga idol sa Honda Supremo 150. Sa mga naghahanap ng motor na available yan dito sa Honda Kalilangan Bukidnon branch mga idol. So open sila dito mula Lunes hanggang Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mga idol. So yung price ng Honda TMX, yan yung updated price niya ngayong araw na to. So hindi ako nagtatrabaho dito sa Honda mga idol. So hanggang dito na lang yung video natin mga idol. Huwag kalimutang i-like ang video natin siyempre. I-share mo na rin bilang support mo sa YouTube channel ko. At like at follow mo na ako sa FB Pits ng mga idol. So this is Bukidnon Vlog TV. Ride safe at ingat palagi.